Yes, mga Repapis, mga ka-Bluetooth, ito yung Master Long May. At napapasin nyo, masyadong press na press ang datingan natin. May pupuntahan tayong isang kaibigan at makikipagkwentuhan tayo. Alam nyo, kaututan dila ako to eh. Ngayon, titinang ko kwentuhan namin. Sige, sama kayo. Jalan! Ayan! Wow! Beautiful! It's beautiful day. Ayan na. Upo ka, Master. Upo ako. Ayan. Hintay lang natin ang ating mga kausap, kakwentuhan natin. Tulad na sinabi kanina, kaututang dila. Mga kasama na rin. Oy! Speaking of kwentuhan, salamat sa lahat na nanonood ng Batang Quiapo. Ito si Peng ng Batang Quiapo. At ngayon, kung tawagin ako, Batang Quiapo. At makakaharap naman natin ang Batang Imos! Kumusta ka na? Ayan na. Mga Batang Imus! Ito, Batang Imus! Batang Quiapo! Aba, tara! Salamat, 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 salamat! Ayan na. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Mr. R.R. Lacson ng Imus. Ayan. Ito, siyempre, kailangan natin magkakwentuhan. Alam mo naman, kailangan malaman ko ang mga tanong na hindi ko naiatanong. So, dapat matanong na kita ngayon. Okay. Maraming sinagtatanong. Alam mo naman ako, ikot ako ng ikot, ang galakarte ako ng Imus. Ang tanong sana eh. Okay naman tanongin kita? Oo, basta ikaw. Okay, sige. Ang tanong, sino ba si R.R. Lacson ng Imus? Alam mo, Master Long, no? Ako ay pinanganak sa Tansanluma 2. Barangay ng Imus. Barangay ng Imus, yan. Pinanganak ako ng 1980 at napatira ako sa Anabu. Doon ako nag-aral ng nursery tsaka kinder sa may Anabu Coastal. Imus din yan. Pagdating ko ng elementary, bumalik na kami sa Tansanluma sa bahay ng parents ko at nag-aaral ako sa Imus Pilot Elementary School. Imus Pilot Elementary School? Bakit gusto mo mag-piloto ng araw? Yan yung sikat na public school. Okay. Imus. Then, pagka-graduate ko ng sa pilot, high school ako sa may Imus Institute naman. Imus Institute? Magkatapat yan. Imus Pilot, tapos Imus Institute. Nung magkulehyo ka? Pagka-graduate ko ng high school, 1996 yan, nag-aaral ako sa La Salle Dasma, De La Salle University Dasma. Alam mo, may sarapasan din ako, dapat dyan din ako nang mag-aaral sa La Salle. May pesto ako nung maisan dyan nung araw. Hindi ako nang maisan. Doon ka lang tapos. Hindi ibig sabihin talaga palang ikaw ay talagang anak ng Imus talaga, tubong-tubong Imus. Oo, tubong Imus talaga. Ako, ang tatay ko ay taga-Tansanluma, tropang Lacson, at ang nanay ko ay tropang Anabu, Celia Bautista, ang Imus pa rin yan. Tahi namin dyan. Ayun, kaya talaga palang tawagin talaga, sabi nga nila nung araw, nakandaan ko, Cavite Boy na Cavite Boy, yun, Imus na Imus, ano. Tanongin lang kita, RR. Yung ba nung araw, di siyempre nag-aal ka, at balita ko rin eh, maagang nawala ang yung tatay, no? Namatay ang dad ko nung pagka-graduate ko. Ng college? Ng college. Mm. So, actually, nagtatrabaho na ako noon, no, nawala siya. Siyempre, nagbago. Nagbago siyempre, oh. Nawala yung haligi ng tahanan, no? Haligi ng tahanan. So, kailangan kong magsumikap, no? Maaga akong naging haligi ng tahanan. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang kami, Master eh. Ah, dalawa lang? Oo. Yung kapatid ko, that time nag-aaral pa eh. Oo. May pension naman yung dad ko kasi army ang profession niya. Oo. So, napag-aaral naman yung kapatid ko, napagtapos naman. Doon sa pension yung kinukuha? Oo. Si mama mo naman, hindi naman tatrabaho pa? Ang nanay ko, may maliit na sari-sari store lang sa bahay. Ah, sari-sari store. Parang tindahan, tipikal na tindahan. Oo. Tapos yun, nagsumikap ako. Maputol kita, RR, hindi ka talaga pinanganak kayo na ipagsabihin yung gumagamit ka agad ng gintong kutsara, hindi kayo mayaman? Wala, walang ganun. Ah, walang ganun? Oo, talagang nagsumikap ako. Yun, okay. No, nagtrabaho ako, tapos actually nagtrabaho ako sa construction company. So natuto ako ng kung paano magpatakbo ng construction. Yun. So nag-start akong mangontrata ng mga, sa mga, syempre nagsimula sa maliliit. Sa maliliit lang muna, sa mga kamangga. Tita-tita ko. Tapos, eventually, lumaki na yung construction ko. Nag-start na ako sa government. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na. At hanggang ngayon, ito yung talagang pinagkakakita mo itong pagiging construction ngayon. Oo, nagsimula yon nung bagyong Ondoy. Oo. Doon ako nag-start na mag-boom yung construction. Oo. Tinulungan ako ng kaibigan natin sa government para makakontrata sa government. Kahit maliliit na, kahit maliliit. So, doon na nagsimula. Hanggang sa
lumaki na yung negosyo. Ayun, nagsimula na yun, dire-diretso na sangga sa iga nga. Yung kahit pa paano, yung buhay mo na nakaraan, medyo nakaangat-angat sa ngayon. Oo, hindi naman yung angat na angat. Kumbaga, naka, ano kayo, medyo umasenso ng konti. At siyempre, tamang-tama at pambuhay ng pamilya at saka ng mga, at balita ko talaga naman, number one ka rin daw sa mga kaibigan pagdating sa pagtulong. At yan naman yung talaga namang, hindi chismis yan, hindi marites yan ha. Talaga nararamdaman daw na ang bilang isang araw-araw marami kang mga kaibigan na natutulungan mo. Alam mo kasi, talaga. No, yung galing sa hirap. Sa hirap. O, ramdam mo yung kapwa mo na mahirap. Ramdam ko kung ano yung pangangailangan. Ano ang nararamdaman nila. Tama, tama. Oo. Diba? Ako, tumutulong hanggat kaya ko. Mm-mm. Dahil nga na-experience ko yung hirap nung araw. Siguro sa pagiging tawag na yung naramdaman mo nga yung hirap ng kapwa mo tapos nandun sa puso mo yung pagtulong. Hanggang sa nakarating na, nagnais ka na maglingkod bilang barangay captain. Nasaan barangay yan? Oo, naglingkod ako ng barangay captain sa Tansanluma to din. Tansanluma. Ilang taon na tapos ba yung termino? Ilan na? Nagsimula ako ng 2010, ako yung nahalal no, bilang barangay captain. At natapos ako ng 2023. Ibig sabihin, natapos mo yung termino mo? Natapos ko yung term ko, 3 terms. Tapos may mga extension kasi walang election. Wala nakaraan ang mga election. Oo, kasi inabot din tayo ng pandemya. Oo, yun. Eh, di nung panahon ng pandemya, yung doon naramdaman ng tao yung bilang kailangan ng barangay captain ng pagmamahal sa barangay. Di ba, nandun ka nun? Oo, syempre, kailangan sustain mo yung kabarangay mo, yung mga constituents mo. Kailangan tulungan mo kasi walang pinagkakakitaan. Naman, oo. Walang hanap buhay. So, kailangan mag-supply ka ng pwedeng supply mo sa abot ng makakaya mo. Dumating rin ba sa punto na halos yung panahon ng mga pandemic, nagbubunot ka sa sarili mong bulsa. Meron ganun, di ba? Yung nangyayari. Bunot tayo sa bulsa. Oo, tama, tama. Kasi, lalo wala pang ayuda. Oo eh. Kung baka tawag natin doon eh, abono ka muna. Abono. Oo, abono. Buti na lang, nung mga panahon na yun, kahit pa paano, may negosyo tayo, natulungan tayo ng mga kaibigan natin. Ayun. Yung naalala mo yung pitmaster care. Oo, pitmaster care. Natin tayo, kasama doon nga tayo nagkakilala. Yung tayo dyan. Ang laking bagay yung naitulong natin sa barangay. Sa barangay, ang pitmaster. Oo, yun. At siyempre, tulad nga na sabi ko, nabalitaan ngayon, ito ngayon ang isang malaking hamon. Haharapin ko na sa camera. Isang malaking hamon sa aking kaibigan, siyempre, R.R. Lacson. Pagkatapos mo ng barangay na naglingkod, natapos mo yung termino, hanggang sa nagkaroon ka mo ng extension, nagnanais ka at marami rin balita ko na humihiling sa'yo na maglingkod ka sa buong bayan ng Imus. Tinanggap mo ba yung hamon na yan? Alam mo, Master Long, no? At tayo, kontento na tayo sa buhay. Oo nga eh. Na bibili natin yung gusto natin, kahit papano, alam mo yun. Eh, syempre, meron tayong mga kaibigan na at mga kababayan na kailangan ng tulong eh. Mm-hmm. Dahil siguro nakikita nila na may kailangan improvement sa serbisyo no, sa ating lungsod. Uh-huh. So tayo ay nagdesisyon na tumakbo bilang mayor sa Imus. Ayun. At ito, ano na, sigurado na dahil nakapag-file ka na, no? Nakapag-file na ako. Oo. At nagsisimula na tayo. Ayun, nagsisimula ka na at haharapin mo na kung sakasakali ang bagong R.R. Lacson na naglingkod sa isang barangay at balita ko maglilingkod ka sa kung sakasakali papalarin tayo sa awa ng Pung May Kapal, di ba? Makakapaglingkod ka sa 97 barangay ng bayan ng Imus. 97 barangay. Alam mo, sa nalalaman ko dahil 97 barangay. Ngayon, nadinig ko ngayon barangay, 97 barangay. Kasi sa bayan ko, kakadinig ako, 23 barangays, itong barangays. Ito, 97 barangays ang gagawin mo ngayon kung sakasakali ang paglilingkuran mo. 97, para may 97 ang anak. Di ba? Ganyan ang mangyayari paglilingkuran mo. Eto ngayon, yung bang ginawa mo sa barangay mo na nais mong ikalat sa buong Imus, ano ba yung mga priority mo? Yung mga, kasi meron yung mga priority na priority mo ito, priority mo ito. Ano priority mo? Pag, kung sakasakaling bibigyan ka ng pakakataon ng bayan ng Imus na maupo sa munisipyo ng bayan. Ang number one priority natin, no, is syempre iangat ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod natin. Mm-hmm. Paano mangyayari yan? Syempre kailangan maging business friendly tayo. Mm-hmm. So para pumasok yung mga negosyante sa Imus. Tama, tama yun. No? Tapos siyempre, yung maliliit na negosyante, kailangan protektahan natin. No? Dahil para kahit papano, sa ganun paumaraan, eh, matulungan natin sila na para umahon sa sarili nila. No? Tapos yung hospital natin, syempre kailangan yan. Number one yan, no? Oo, sa bayan. Kailangan pipilitin natin na
parang libre halos, 'di ba? Kung may bayaran man, konting-konti na lang dapat, no? Tapos dapat palakasin natin lahat ng sektor sa gobyerno, katulad ng TODA. Oh, yan, TODA. Isa sa mga pinagkakakitaan ng mga mamayan. Tingin ko kailangan nating gumawa ng kooperatiba para dyan. Ba, maganda yan. Para hindi sila mahirapan sa pagbabayad ng nasiraan. Nasiraan. Ano silang kooperatiba. Nakukuha na ng mga pyesa na mura. Yan, tama. Yung prangkisa. Prangkisa. Kailangan, kung maaari nga, ilibre na natin yan. Ba, maganda yan. Matutuwa mga taga-mangarang natin dyan. Hindi sila mahirapan. Makatulong ang gobyerno. Sa bagay, maganda yung binanggit mo na magkaroon ng kooperatiba na kung saan doon na lang sila kukuha ng pera at sa mababang siyempre, interest na kahit papano. At hindi katulad ng iba. Kasi marami ko na mabalitaan bilang ano, ako yung talaga simple mamayin din. Marami ko na mabalitaan mga tricycle driver, minsan nangungutang na mas mataas sa patubuan para mabayaran. Halimbawa, kailangan nilang magpagawa ng ganitong piyesa ng motor para maibe pang buhay sa pamilya o yung kanilang tinatawag na yung pambayad sa mga linya. Tawag nun, di ba? Oo, yung franchise. Franchise yun. Ngayon, plano mo magkaroon ng kooperatiba? Oh, sa bawat ano yan? Sa bawat bayan o bawat barangay na gawin natin? O sa bawat ano yan? Sa bawat TODA. Sa bawat TODA? Merong kanya-kanyang TODA dyan. Yun, oo, tama. Tapos, siyempre, ang senior citizen natin, huwag natin yan kalimutan. Number one talaga dapat. Oo, importante yan sa atin, di ba? Kaya kailangan palakasin natin ang sektor ng senior citizen. Tulad ng ano-ano ba mga plano sa mga senior natin ngayon? Eh, ang mga senior naman natin, madali namang pasayahin yan, di ba? Siyempre, kailangan natin tulungan pambili ng gamot nila, pang-maintenance. Oh. Yan, kailangan yan eh. Oh. Tapos, huwag natin kalimutan yung ating mga guro, no? Yan, oh, yung mga diba? Teacher natin ngayon. Siyempre, kailangan ng priority din ng ating mga guro para naman yung future natin ay maganda at may matutunan sila ng ayos sa ating mga guro. Mm-mm. Kung hindi natin susuporta ng guro, tatama rin magturo yan. Siyempre, oo. Diba? So, kailangan mapalakas din natin ang sektor ng mga guro natin. O yan. Sa kabataan natin, ano yan sa kabataan? Yung mga kabataan natin. Sa kabataan natin, ang dapat nating iayos dyan ay yung ma-prioritize nila yung pag-aaral nila. Tama. Maaga pa lang, turuan na natin ang mga livelihood programs. Mm-hmm. Para pagdating sa future, meron silang alam at meron silang hawak na knowledge kung paano nila bubuhayin yung magiging mga pamilya nila, di ba? Meron pa akong isang ano, yung halimbawa, yung mga estudyante ba na halimbawa hindi makapag-aral dahil ng kahirapan nila, meron ka bang isa sa mga solusyon na gagawin dyan? Dapat yan ay laanan natin ng pondo, no, para sa scholarship. Importante yan na ma-save natin yung future nila. Ikaw ba bilang barangay captain, mga scholarship ka na rin sa barangay? Meron akong scholar noong panahon ko sa barangay ko. Oh. No? At natutuwa naman ako at hanggang ngayon ay nagpapasalamat sila sa akin sa mga naitulong ko sa kanila. Ayun, okay. Kaya ito, ilalawak mo, kumbaga, kung papalarin ka nga, buong IMOS lahat, magkakaroon tayo ng maraming scholar. Oo, kasi yan. Pag buong IMOS na, mas malaki ang pondo natin, mas marami tayo matutulungan. Kaya, mas maganda, maayos, tama-tama. Kaya sabi ko nga sa'yo, dire-diretso na to at buong-buo na ngayon pa siya. Na ito ay wala sa yung ano talagang kusa doon mo galing sa puso mo ang paglilingkod at paglaban at paglahok dito. Masarap maglingkod. Oo, oo, tama. Oo. Sarap maglingkod. Lalo nang gagaling sa puso mo ang paglilingkod ano. Ngayon, ito isa sa sarap ng ating usapan kasi nalalaman ko na lahat halos sa ngayong buhay na ikaw pala talagang dugong talagang imos. Eh siyempre, alam niyo naman ang master ng mayor niyo, hindi naman papayag ako na ganito. Siyempre, pag nagkakaintuwa mo talaga seryoso, nagiging seryoso ka rin. Pero sa kaalaman ko, bilang kaibigan ko si Aral, hindi rin seryoso ito, masayahin tao rin ito. Kaya ngayon, hinahamon naman kita. Meron akong gagawing games. Isekreto ito. Malalaman nila ito mamaya. Kaya humanda ka. Aral Lacson. Abangan nyo. Yes! Tulad na sinabi ko sa inyo, hinamon ko ang isang batang imos para sa isang magandang laro. At siyempre, kailangan namin maupo at ipaliwanag ang mekanik. Okay ka ba? Mr. Aral Lacson, wala ka tumali ka na. Dito tayo. Ayan, ayan. Ayan, dito ka. Ayan na. Oh, siyempre. Alam niyo naman, lahat lang na yung mga dapat mga games game, masaya. At tulad na sinabi sa inyo, meron tayong props na. Full boss. At siyempre, pillow. Pillow on my shoulder. Ayan, kita niyo. Ito hamong ko sa'yo. Handa ka na ba? Tulad na sinabi mo, ikaw handa-handa ka na maglikod sa bahay ng imos. Iibay ko muna.
Medyo tatalong tayo ng konti. Ikaw naman tinatanong ko, handa ka na ba sa laban natin? Baka mapasubo sa akin. Yan ang gusto ko. Misan buhay pa rin bata tayo. Alam na yan. O para sa mga kabataan to, pwede laruin mga kabataan to. Ito ngayon, hinahamon ko na challenge to. Sa loob ng isang minuto, kailangang mabanggit mo o masabi mo ang 97 barangay sa minamahal mong bayan ng Imus. Isang minuto? Isang minuto. 97 barangay. Ito ko, sabi ko, 97 barangay. Kailangang mabanggit mo yan sa loob ng isang minuto. Ito ngayon. Pag hindi mo nabanggit yan, natalo ka. Natalo ka! Lalagyan natin, eto na. May pulbus ako doon. Lalagyan natin ang pulbus to. At, kunyari, natalo ka, hindi mo nasabi. Kunyari, sumobra ka ng mga 10 seconds, kahit naman ikaw eh, love ko at ikaw eh, siyempre, nirespeto ko, eh talagang ganyan na laro. Yung mukha mo. Pag natalo kita, ako susubsub dito. Susubsub kita dyan. Susubsub ako dito. Pero pag natalo naman kita, ikaw naman lalagyan ko. Call ka! Yan! Alam ko naman mga para ako talaga mga taga-ethical sa mga taga-batang ito. Tingnan natin ang konti. Baka kinakamahan ka. Pwede ka pa umatras. Kas mo na lang. Sabi, kas mo na lang. Kaya sa'yo, baka mapasubo ka. Ay, naka! Laban na nga eh! Ano ka ba? Tinatid na. Okay. Gawin na! Okay, gawin na! Katuwaan sa'yo, magkaibigan tayo. Umpang tayo. Ay! Mga nanonood dyan, pati mga nasa bahay ngayon. Isang minuto, iset nyo na yung oras nyo, ha? Isang minuto. Sasabihin na ng ating minamahal, R.R. Lacson. Ito, siyempre, alang-alang sa bahay ng Imus. Malaman, kapag mayroon ka, hindi nabanggit na palanggay dyan. Magtatampo yan, kaya kailangan mabanggit mo na ang dire-diretso. Okay? Okay. Isang minuto, sa bahay ng Imus, 97, barangays, times! Starts now! Go! Tansaluma 1 to 6, Paligo 1 to 4, Buhay na Tubig, Pasumbuaya 1 and 2, Maharlika, Magdalo, Bagong Silang, Pinagbuklod, Espeleta 1, 2, 3, Poblasyon 1, A to C, Poblasyon 2, A and B, Poblasyon 3, A and B, Poblasyon 4, A to D, Toklong 1, A to C, Toklong 2, A to B, Medisyon 1, A to D, Medisyon 2, A to F, Pag-asa 1, 2, 3, Tadambago 1 and 2, Alapan 1, A to C, okay. Alapan 2, A and B, Ondala 1 to 5, Bangaluma 1 to 9, Dako. Malagasang 1, A to G, Dika. Malagasang 2, A to G, Anabu 1, A to G, Anabu 2, ilan? A to G! Oh! Adali! Ano? Ilan? Ha? 55 seconds, ako. Kaya mo lang, isa na ang alakso, kailangan mag-comment kayo sa akin. Na kailangan, pag hindi kayo nabanggit, mag-comment kayo sa akin. At ako para sabihin kung pag hindi nasabihin, hindi sabihin barangay niyo. Pero sinabi, 55 seconds. Sigurado kayo. Hindi pa na yan. Paano yan, Master Long? Baliktarin mo na yung sombrero mo. Ayan, balita. Sinasabi ko naman baka. Iba rin ito, kaya hindi ko na sabihin dito lagi. Lagi mo tayo. Sigurado kayo, ha? Oy, baka 55 seconds, ha? Okay, sige. Wala tayo mo. Para sa inyo, Imus! Mga taga-Imus, thank you, maraming salamat. Ito kasama natin, siyempre, R.R. Lacson, soon to be, Mayor! Thank you! Ayan, nasa mga kanina ito, mga puso ng kabubos pa lang ako. Thank you! Ito, mga tropapits ko, mga kablutot, ito yung Master Long Mayor Seme. Please subscribe sa aking YouTube channel, sa aking FB page, account ayon. Lagi po kayo sumubaybay sa mga ganapan. At meron ka ba? Meron tayong page, R.R. Lacson. Ayun. Yan po ang page natin, subaybayan nyo yung etong episode na to ni Master Long. Masaya at marami pong mangyayari. Marami pong magaganap. Masaya po. Ayan, R.R. Lacson, yung po kanyang FB page. Okay, thank you. See you. Okay.